Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. At ngayon, pag-usapan natin ang worst glam shot sa Miss Cosmo 2024. Hello! Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe, eh alam nyo na, magsubscribe na kayo sa aking YouTube channel, Geisel Ortega Cruella in Pageantry. And click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng ating mga video, live and mga short. Ngayon, pag-usapan natin yung worst glam shot dito sa Miss Cosmo 2024 sa Vietnam. Nakakaloka. Siyempre, kung may best, may worst, ano yon? Lahat sila best. Walang ganon. Magpakatotoo tayo. Pero hindi ibig sabihin na worst ko sila ay niyuyurakan ko yung mga pagmumukha nila o yung mga pagkatao nila. Walang ganon. Dito lang sila worst sa picture at dito lang ako nag-base sa picture. Klaro, baka lang naman kung ano-ano naman yung pinagsasabi ninyo dyan. Sige, chill na ito. Alam mo naman, kinaganda niya pag sabi ng worst. Ano yun? Hindi. Siyempre, yung mga ibang vlogger, may best. Ako, may worst. Hindi nila kaya ang ginagawa ko, di ba? So, manigas sila. Ayun. Ang worst pictures ng glam shot, yung photos lang alone, ha? Hindi yung babae at hindi yung buong pagkatao at saka yung kandidasy niya dito. Yung picture lang talaga. Ayun. Isa sa mga worst na glam shot ay itong si Gana. Di ba? Ang lungkot-lungkot niya. Parang ganun, no? Tapos, puro buhok. Na-overpower siya ng buhok niya. Wala akong sinabi doon sa na tsaka yung buhok. No. Maganda yung ganyang mga apro-apro buhok. Na overpower lang. Na nilukob ng buhok niya ang buong mukha niya. Mga ganong level. Tapos ang lungkot-lungkot niya. Siguro naisip niya habang pinipicturan siya dyan sa glam shot na yan. Tara, parang ang kapal naman yata ng buhok ko. Parang hindi na ako nakita. Ganon. Nakakaloka. Ayan, hindi ko kaya magseryoso sa mga bagay na ganito. Second worst nakita ko. Actually maganda tong babae na to, ha. Si Miss Italy. Can you hear me? Para siyang chismosa, para siyang leader ng mga Marites doon sa Miss Cosmo. Yung ano yun? Nakakaglam ba ang mga ganong pose? Parang, naririnig nyo ba ako? Anong chika dyan? Anong meron dyan? Bigyan nyo naman sa akin. Parang updated ako. Parang ganun yung ano, atake ng pose. Speculation ko lang yun. Huwag kayong ano. Nakakatawa. Yun talaga yung una kong naisip nung nakita ko yung picture. So, sige, Ukraine niyo ako kung gusto niyo Ukraine. Basta yun yung una kong naisip. Next. Dalawa pa lang to, ha? Pito pa naman to. Nakakatawa. Next. Japan. Ayan, nakakaloka. Sa Japan, hindi ko mag-gets kaya na pinaglalaban. Hindi ko makita ako ang banda yung glam dyan. Yung pa-hair niyang may natira dito, tapos nakapuso, tapos may natira. Ha? Talaga ba? parang yung chahin ko na nagpusod, tapos hindi napusod yung konti, tapos nalaglag, tapos ayun, naghugas na siya ng pinggan kasi mainit. Parang ganun na yung tits. Maganda naman si Miss Japan, pero puro yagaba sa eksena, hindi nakakaglam. From head to kinembo, hindi siya nakakaglam. Parang ako, hindi glam.
it's a tie. Nakakaloka ito pa ang glam shot ng Miss Japan. Oh. Oh. Yun lang. Kung mukha kasi siyang hindi seryoso. Ang laban ni Atisa at mga ibang candidates dito, laban na laban sila kung paano. Umaura pa. Gumaganon pa yung iba. Tapos siya ito lang, hindi nag-effort. Hindi talaga siya nag-effort. Parang hindi niya siniseryoso. Hindi ko nga alam kung ano pinaglalaban niya dito. Tapos gusto niya manalo. So ayun lang, sa picture lang na to ha. Sa picture lang ako nito nag-judge. Wala naman ako sa ibang performance niya. Sa picture lang na to. Hindi siya nakakaglam, nakakalok. Ayan, ayan ha, hanggang kay Japan-Japan lang tayo. Next, si Miss Laos. Di ba? Pak! Ito talaga ang traditional sakit ulo pose. Wala na bang iba? Yun na lang, maganda naman si Ate Girl, pero anong ginagawa ng kamay mo dyan? Tanggalin mo yung kamay, mas maganda ka be. Traditional sakit ulo pose. Wala, wala akong masabi. Traditional sakit ulo pose, nakakaloka, hindi ko kinaya. Ayun, wala na akong ibang ano. Next, nakakaloka, hindi ayaw kong tumawa ng mga ganito. Nicaragua. si Nicaragua, ito naman yung traditional sakit bewang pose. Ang awkward-awkward. Ang awkward-awkward ang kamay niya. Okay naman yung fest. Okay naman everything. Glam-glam naman ang beri-beri. Pero natatawa ako na ang awkward-awkward ng kamay. Tapos bakit sa hanggang sa bewang yung pose niya? Hanggang yung picture niya hanggang sa bewang. Yung iba yung dito lang oh. Yung mukha lang. Ano lang. Ito lang. Tapos sa kanya hanggang bewang. Tapos ang awkward-awkward ng kamay. So anong glam? Charot lang. Charot lang, nakakaloka. Hindi ko pinagtatawa na si Miss Nicaragua na, ha? Sabi ko, di ba, pag may pictorial, photoshoot na ganyan, dami-daming picture, lahat ba ng picture awkward? At ito talaga yung ipinose ng Miss Cosmo. Ayun lang, nakakaloka, hindi ko kinaya. Next, ito na. Si Miss Russia. Alam nyo guys, alam, una ko nakita yung picture na to, para siyang convicted. Ako ang may kasalanan. Ako ang lahat ng may kasalanan sa mga nangyayaring ito ngayon. Tingnan niyo yung face niya, mukha siyang malapit na siyang ikulong. Halimbawa, parang yung galing siya sa korte, tapos sinintensyan siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Ganyan-ganyan yung mukha. Charot lang, Diyos ko po yung gama. Promise. Pero ang ganda sana ni Ate Girl. Kaya lang parang convicted siya. Siya siguro umamin sa lahat ng mga pangyayari ngayon sa Miss Cosmo. Charot lang. Ayun, mukha lang siyang convicted dyan. Nakakaloka. Wait lang. Ito yung last but not the least. Ito talaga. Dito talaga ako. Tumbling talaga sa kakatawa. Si Miss Cosmo, Spain. Alam mo ba kung ano yung nakakatawa dyan? Lagi kasi ako napapanood ng Rainbow Rumble kay Luis Manzano. Kamay sa baba. Kamay sa baba. Ang tanong, sino ako naunahang presidente ng Pilipinas? Bushoink! Yung mag-swipe siya, kamay sa baba. Nakakalok. Ganyan talaga. Hindi nakakaglam. Ito yung nakakaglam. Hindi talaga nakakaglam. Kailan mo parang... Gusto niyang makaswipe ng sensor kasi hindi siya makakasagot. Nakaganon talaga yung lola mo. Tapos tingnan mo yung face. Parang gusto niyang sumagot sa tamang sagot. Ganda sana ni Ate Girl, no? Si Miss Vane. Pero bakit ganun? Grabe naman. And yan na talaga yung best photos nakita ng Miss Cosmo. Ayun lang. Ayun yung para sa akin yan yung worst glam shot nila ha. Kasi yung iba nakakaloka. Siyempre mga late. Yung iba may mga corona pa, may mga sash. Maganda naman sila doon eh. Mas mabuti pa nga yun kasi ito na itong mga nauna na sila dyan. Tapos ganyan yung pose yung Miss Japan, yung Miss Spain, yung Miss Russia. Nakakaloka.
nakakaloka, hindi ko talaga kinaya, promise. Pero hindi ko pinagtatawanan yung pagkatao nila or pagkababae nila. Pinagtatawanan ko lang yung photo nila. Magkarot pa naman siguro akong tumawa. Spare me, spare me. Nakakaloka, sakit yung ulo ko. Dapat gano'n na lang. Sakit ulo po. Gano'n man, charot. Ang arte. Kaysa... Tapos yung bewang, parang sakit. Parang sakit ng bewang ko, nakakaloka. Ayun lang guys, ayun ang aking worst glam shot photo sa Miss Cosmo 2024. So, sana po ay patawarin niyo po ako sa pagtawa. Yun na lang talaga. Hindi ko naman, natawa lang talaga ako. Nagiging honest lang ako sa inyo. Maraming maraming po salamat at this has been Gay sa Lortega. Abangan ninyo ang aking best glam shot. Top 10 best glam shot sa Miss Cosmo International 2024. Bye!